Ayan, hello mga guwapa. So, story time, no? Ayan, so pasintabi dun dito sa mga nakikita niyong kalat sa bahay ko, no? Anyway, so, eto na nga yung ang tawag dun, expectation versus reality after nyong mag-travel ng family mo. So, ayan, kung nakita nyo, grabe, in-expect ko, no? Diba, in-expect natin after nating mag-travel, pag-uwi natin ng bahay, magpapahinga na lang tayo dahil super pagod tayo dun sa kung ano man ang ginawa natin during sa ating travel. But in reality, ayan, Diyos ko Lord, saan katutak malabahin at saan katutak nahugasin, diba? So, syempre, tayong mga nanay, hindi naman natin natitiis yan. Talagang kailangan natin gawin dahil hindi naman natin matitiis na makalat din yung bahay natin, no? So, ayan na nga, ito na nga talaga yung expectation versus reality. So, sino bang nakaka-relate sa akin dyan? Any tips ba? Kasi actually, ang ginawa ko na nga eh. Before kami nag-travel talaga, the day before kami nag-travel, inayos ko na yung bahay ko. Yung mga labahin ko talaga, sinort ko na, sinort out ko na, para alam ko kung ano yung gagawin ko una pagdating ko ng bahay. Alam ko kung ganito ang mangyayari, which is, mas nag-worse pa pala. Dahil galing sa travel, eh, meron din kaming daladalang labahin. Eh, yun lang, diba? So, parang, imbis na meron akong 2 loads ng aking labahin, eh, naging 4 na loads yung aking labahin. Ayun. And, plus, additional, ayan pa, yung ating sangkatutak na hugasin. Ayan. So, ganun talaga na. And anyway, ito pa pala, isa pang kwento ko pa sa inyo. Alam nyo ba? Medyo nalungkot ako kasi, nung pauwi na kami dito galing sa aming travel from Davao. Oh my God. Sana hindi kayo maging tulad ko. Talagang nawala sa isip ko na meron pa pala akong isang bag na naiwan ko dun sa upuan, sa waiting area ng airport, ng Davao City Airport. And ayun nga, naiwan ko yung aking isang bag, which is very important to me. But fortunately, at least, nakita pa rin naman siya at naiuwi naman sa bahay namin. Ayan, oh. So, ginabi na nga ako ng aking mga gawaing bahay. So, hindi na siya natapos. Tapos talaga. But at least, diba, you can start on one step at a time. Kahit ba, isang beses ka lang maglaba muna in a day. Tapos, kinabukasan ulit yung iba. At least, nasimulan mo. Diba? So, yan lang naman yan. Never give up. Ganun talaga ang buhay. That's reality. Hindi naman tayo mayaman eh. Nagsisikap lang tayo. So, ganun talaga. Basta, hindi lang tayo sumuko kung anong meron tayo. And also, yun na nga, dahil back to reality ito. Ayan, so, back to gawaing bahay, back to bayad utang, back to ba pagsisikap na makagain ng other earnings. So, ganun talaga. Ayan. So, hopefully, meron naman katuturan tong na-share ko sa inyo ngayong araw na to, no? So, ayan. Maraming salamat po sa panonood. And, yun na nga, after ko palang matapos yung aking mga gawaing bahay. So, ayan, hindi ko naman natiis. Uminom din ako ng aking Freshies Avocado Milk Drink para at least maginawaan ko and fresh pa rin ako pag nagising ako pinibukasan. Ayan, so, kailangan, no, kahit despite na ang dami natin ginagawa sa buhay, huwag na huwag natin kalimutan yung ating sarili, na mahalin pa rin natin yung ating sarili. So, and you can start it by taking supplements or drinks na alam nyo makakatulong na mag-glow yung balat nyo. And mag-boost, especially mag-tumulong na mag-boost ng confidence nyo. Ayan, so eto nga, mas masarap pa pala. Isa pang tip, mas masarap si Freshies pag medyo malamig siya. Kaya nilagay ko muna siya sa. Ayan, thank you!